Joe out of this game, mga sir. Oh, pwede naman natin i-out yung Joe natin dito. But Esmeralda yes, will be the one. So, your parang ano, no? Kasi, ang mauuna... Ah, di, sila yung, ano, first pick. Ang execution first pick. Oo. Pero nabanggit ko kanina, every red side, nagkakaroon sila ng chance for... Saan, if ever dito, medyo tricky yung ano eh. I just don't wanna spell it out kasi partly baka narinig tayo ng mga players natin in regards with what we want to say. Guys, ito yan. Okay, guys, malakas pa rin pala. Yeah, tignan ko muna kung ano yung magiging first and second band dito ng Onyx PS. Yun, actually, I was thinking for the Harin. Your team then, dito, is picking. Tingin mo ba export is a good pick dito for the first pick? I rather prefer open dito. Terisla. I prefer Terisla instead of export. Mas gusto ko yun kasi yun, sabi nga nila panira diba, they talaga really want to have the Terisla over dun sa export. Is why? Your team because, is picking. Mas mabilis yung wave clear. And of course, export is out. Cho is still out. Tignan natin kung na may Lilia is still out as well. Yes, actually, yun yung isa sa mga gusto ko makita dito, especially on the Onyx PH. Kasi pag si Wise yung gumamit ng Lilia, talagang really has an impact. Oh, so isa sa signature hero. Yes, well, may part na may gumamit din ibang team. Parang ginaya yung, ano, yung build niya. Kasi damage talaga. Talagang pure damage talaga. Pero dito, sabi mo nga, Onyx PH, naghihintay lang na mailabas dito sa ating laban or dito sa ating liga yung ating export, and now they're really showing it kung paano nga ba talaga gamitin ng isang export. Pero natin kung paano rin papasok. Nung pinik, yung tinignan ko yung mukha ni Pacbed doon, no? Nung pinik si export, sabi niya, pre, ito na to. Pasok na natin si Kagura ko. Pwede. Pero, no, ito, yan yung pinag-usapan natin kanina. Oo. Oh, sabi niya, sige. Pinagbabawal na technique. Uy, Kimi. Boy. Oh. Ayun. Medyo ano eh. Gusto ko yung pick nilang Gushan. Diba, in the first 2 weeks ng season 4 natin, Kimi hindi siya halos nakakalusot sa drafting. Ngayon, since lumabas na si Kufra and also the export, halos hindi na siya gaanong napapansin. Pero kung nakita mo in the previous fight, especially dun sa game 1 ng SGD versus Archangel, yung Kimi ni Carl, sobrang laki nung impact. Oo. Kumbaga, I mean, I think the Kimi with the hybrid build, syempre ah. Malaki pa rin yung ginagawa, pero I think Onyx PH would want to counter it using that. Actually, kala ko ilalak nila doon yung Lolita. So, I think Wise will still be the one to use this Lunox. So, they're really trying to not use make this, the Lilia. They're trying to use Lunox still sa larong ito. Actually, pwede sila mag-Lilia dyan eh. Double image setup man possible. Ang red side. Kaso napansin ko sa Onyx PH, they only want to use the Lilia if they have the Terisla on their side. Kasi there's a total lockdown from the penalty zone. That's your the reason. Kasi kung isa kang Lilia, you would want na parang dikit-dikit yung kalaban mo or magkakasama sila. And that's one of the reason na sa penalty zone. So parang somehow combo siya. Diba? Pero we'll see dito. Lolita will actually be back. Medyo binan nila yung ano. Kasi kanina hinover ng Onyx yung ano. Ay, nga, no, ban nga natin yung Lolita. Saikuhan na. Hindi ko alam kung it's a miss na ipick na ba natin kagad or not. Pero dito, execution would be wanting to ban the Lolita. Ayaw nilang mapigilan dito yung damage your dito team ng ating Kimi. Picking. Ang great counter kasi sa Kimi is your team Lolita. Is picking. Totoo yan. Does linear damage coming from Kimi. Isishield lang to ni Mama Lolita. Automatic. They can throw it back. Angela. Oh! Your team is picking. Angela is in. Pwede na. Angela coming from this match. Actually, this is the first time yata na makikita natin Harry. Angela coming from season 4. Lineup wise, gusto ko yung pick na Angela. Yes. Well, hirapan sila mag-burst na kung sino man. And of course, for the rotation, kung sakaling may gusto sila i-burst dito, mahihirapan. Kumbaga, everywhere sa map, nandun si Angela. Yes. Sasabihin, pre, may gumagang dito, pasukan mo na to. Magsasayang sila knowing na Onyx loves to rotate using a 3-man setup. Tignan natin kung paano nila pagaganahin dito. And gusto ko rin yung pick ng side ng Onyx, which is yung Estes. Yes, na ito na ang susi natin. Kumbaga, yan yung pinaka-signature hero talaga ng Onyx PH. Pero gusto ko kasi makita kung sino yung gagamit ng tank sa kanila. If the show will be shift into a tank or magiging position 4 doon yung X-Borg natin, yun yung isa sa gusto ko makita. Kung ano yung magiging hero ni Zico. Sabi kasi nila, sabi ni Rob, hindi daw nag-effective position for ano eh. So, yun yung isa ko sa makita. Or possible, baka isa lang yung tank nila doon, which is only the show. Pwede. Diba?
Pwede nga, kasi yun nga lang kasi parang ano eh, no? Kung iisipin mo rito, medyo pang early potent. Well, they do have here the lineup, pero yun nga, DLR will be the one to use that show, so most likely it's gonna be a fighter damage, pero pakilala muna natin dito yung mga players natin. We'll have a team rundown for the team of execration dito. Si May, nagagamit ng Teresa. Zapnu on the Gusion. Bakbe para sa Kimi. Sire on the Angela. And Chaknu on the signature Minotaur. Para naman sa Onyx PH on the red side. Zico using this X to the board. Tilar sa kanyang Chu. Wise using the Lunox. Oh my V. Nus using the signature S-Tesser Force Iacto para sa kanyang carry. Yes, pero dito grabe yung pag-ipet nila dito kay Dilar. It's like just like game number 1, hindi talaga nila binibigyan dito ng chance na makapag-farm dito. Just level 1 dito, wala pang isang minuto, halos mabasag na yung torre dito sa may bandang bottom lane ng Onyx. Napakaganda, this is a double sustain, Rob. Sustain heal coming from Chaknu. There's another heal coming from Angela. Wala nang uwian to. Pero unang nakabasag dito, tower race, Onyx sa top lane. Hindi kinaya to sustain. Now, ang gusto ng execution, sige, sabayan tayo sa basagan. Most likely, magiging sabayan nga yata yung laban nila dito. Pero dito, si Wise, papaspot out niya rito si May. Pero may flicker out, makakatakas pa nga rin naman. Yun na nga yung ating gawlaw dito. Pero kumbaga ano eh, no? The Teresa will be having a hard time to farm. And sa Onyx naman, it's gonna be the show. Tama, tama. So still checking, still ah, tinan mo ang galaw ng Onyx. Hold tight dito sa bottom. Sustain dito ni Venus, medyo halos pinapasok na dito. Grabe nga pala, pero masakit pa rin yung damage dito si Zapto. Uy, napadashout nga naman dito, pero mahuhuli nga kaya niya dito. Dillard, konti na lang dito, pero Zapto hindi niya pa rin ito. Mapapatay, Pakbet trying to get it down, pero yun na nga, nakuha na lang dito yung first blood, pero hindi pa tapos yung laban. Zapto na medyo manapalalim na ng konti. Is gonna be a 1-for-1 exchange. And I think that's gonna be favored for Onyx. Favored for Onyx. Nakuha na sila dito ng Gusion. Nakuha na naman sa kabila ng isang show. Medyo mainit ang bakbakan. That's a good setup for the side of Onyx. Knowing na yung recent kill is sa bottom lane. Nakakakuha sila dito ng Turtle for easy peasy. Ito, alam ng execution. Trying to contest their blue. Sabi lang, pre, blue dependent kung si Zapno ang kanilang Gusion. Pahirapan natin. Problema. Sabi ng execution naman dito, yung pwede pahirapan. I got you, bro. I got you, bro. Talaga nga. Pero ito ha, kung iisipin mo rito, Onyx PH, it's like, wala silang tanke dito, bro. It's all about the support coming from Oh My Venus and lahat sila dito, sustainability from Zico. Kumbaga, it's all about damage para sa kanila. And also, syempre, Iyaklu, it's gonna be their late game potential. Paano kaya sasagutin to ng tropa nating execration? 1-1, pero kung titignan mo... Dilar! Dilar! Napakaganda ng burst potential coming from the side of execration. Nahiwalay ka, for sure patay ka. Penalty zone dito sa mukha. Tamang sunog-sunog, Zico. Sasabog ata dito si May, pero di pa rin sumakbakan. Zico! Zico dito na masyadong malalim na yung buhay. Sobrang papasukan. No online pa siya dito, pero mamamatay nga naman. Chaknu with the Minimal's Fury. Nag-orb out na dito si Wise. Tatlo laban sa isa. Tignan natin kung gano'ng kalakas. Tamang heal lang sa may bandang gilid dito si Venus. Kaya nga kaya dito i-sustain. Wise! Masyado makunat dahil lamang sa heal dito ni Venus. And that's what you got. Sustain is the name of the game nga talaga. But oh, Prof. B from Venus. Grabe pinakita. Sustain positioning coming from Oh My V. You don't do that to my system. Sabi na dito, I got you. I got my heal. Pinakitaan dito ni Oh My V. Good position. Nasa damuhan lang siya, di ba? Yeah. Tsaka kasi yung ginagawa rin doon ni Wise is naka-starlight pulse lang siya. Talagang nag-heal siya doon sa tatlong hero given na nag-heal pa sa gilid niya si Venus. Healing galing. Yun talaga ang masasabi mo. Literal na healing galing coming dito kay Wise and Oh My Venus. Medyo nakabalik sila, naka-all sila dito in terms of momentum. Objective pa rin. Isa kapalit ay isa. Wala pa masyado nagkakapasagan. All in naman to. Now, ang tropa execration trying to rotate setup dito para sa side ni Chaknu. Hinahabol dito. Patay na si Trisla, pero they want Iyakto down dito. Burst para sa side ng execration. Now, Iyakto will down. Medyo napayak siya dito. Kapalit lang ng isang fighter sa side ng execration. Hindi maganda to knowing na core hero nyo yung kinukuha. Yes, definitely. It's gonna be the core hero nga talaga. Pero ito, dito sa may bandang gitna, nagkakalabanan naman. Pero the sustain coming from Venus, medyo mababalik yata yung damage kaga dito from Dealer. And they're gonna be denying the blue buff dito ng execration. Sabi nila dito. Ito, tuloy na natin. This is a free turtle for the side of execration. Another burst with regards to their level. Now, four-man rotation. They want to force this one out. Pero sa baba naman, onto the bottom lane, sunog.
dito si May trying to buy some time pero hindi binibili to ng execution. They want to force the middle lane. Sabi nila mas mabilis ang Torre, mas mabilis ang Crips dito sa mid. Diyan kayo pahihirapan. Pero still, look at Onyx. They want a tower race ata dito. Mukhang tower race nga yata yung name of the game natin dito. Pero dito sa may bandang gitna si Wise, kinakalaban niya dito. Oh, may flicker out ka naman talaga. Pero wala muna. Eto na, kami naman ang babasag ng Torre nyo dito sa baba. Penalty zone ba dito? Tinamaan ang dalawa. Tama, flicker out coming from Zico. Disengage, but they want this very bad. Dilar, Way of the Dragon para lang makaligtas. Sa may bandang likuran. Bandang likuran dito, nagkakahabulan. Dilar might go down. Takpong magnanakaw. Dilar will go down. Duel, go down nga talaga. Pero yun, medyo na-corner na yung positioning doon ni Dillard. It looks like yung laban natin ngayon in between the two teams is that paunahan tayong bumasag. Alam mo, doon sa ginawa ng execution, medyo nakakatakot. Nagdalawang isip sila makipag-tower race. Nabasa ng Onyx PH yun. Sabi na, sige, pwersa natin. Dahil nakita nila somehow, bumabak eh. Well, kasi eh, ano, problema, namatay yung Crips. Oo nga, ang problema dito, hindi ka pwede yung basta... which is na-stand si Wise eh. They can get Wise inside of the tower. That's a mage. Tapos yung backup nandun sa bottom lane, which is kinapitalize to ng Onyx na half ang buhay ng tower sa bottom lane na execution. That's a good job for the side of Onyx. Pero hindi pa tapos ang bakbakan. Look at this. They're trying to chase si Iko. Power. Tower hug lang dito. Tignan na sinusunog si Jack doon dito. Bang! Bang! Ano ba? With a penalty zone dito. Zico is about to go down at may kasama pang Torre dito sa may bandang baba. Lab 2, sinusubuk ang habulin dito nila Wise, pero wala. Tama, disengage muna dito, and it's gonna be Onyx PH will be on the defensive stance dito. Execration, they want to push this lane, they want to push it now. Eto na, now, tamang knock-up lang dito kami from the side of Joe. Sinuhuli ang Jack 2, will go down. Wise, medyo pulado dito, nasa na tropa natin Rocket, pero Teresa will go down. Lunox, sumunod na rin dito, pero iyak 2, wants to disengage. This is 2 against 4, mga sir. Look at, nakakabang lang, wala mo nang maingay. They have the vision natin kung ano yung gagawin. Oh! Welcome to hell. Sabi dito ni Sabno, tamang burning hell dito. Zico trying to initiate backbet. Backbet dito sa may bandang likuran. Medyo low on life. Pero si Zico, and that's one hell of a backstab na ginawa doon ni Zato. Doon na kuha pa rin naman siya. He actually get at least 2 doon sa laban na yun. And para sa akin, sobrang pantay at ang ganda nung laban natin ngayon. This coming game number 2, bro. Ang problema dito, sobrang ganda ang pinakita ni Zapno dito. Now down ang side dito ng Onyx. Nakuha na pa sila ng turtle. Sobra yung pinaghirapan nilang bottom focus fire ng Onyx. Nawala na lang bigla. Lukat, yes. Pumentay, sabi, medyo tabas yung bottom natin. Eh, pantay natin. Gupitan din natin. Yes, so yes. Pero yung titignan ko, I just wanna go back on that turtle, ano ah. Si Iyakno mag-isa siya doon. He's trying to steal the turtle. Oh, sabi ko, medyo bold yung ano na yun, yung move na yun. Pero siguro, high risk, high rewards nga talaga tayo dito. But look at Iyakno dito. Looking strong. Sobrang tigas dito nung Minotaur natin. Dilar? I don't think anyone from Onyx PH will be able to burst him down right now. Eto na. Sabi nila, buhay Pantore dito. Let's go for a 4-man rotation onto the top lane. Later on, kung may masasalubong ulit si Zapno, pwede niya linisin to. And trying to burn Zico, papasok na. Ito na ang call time nila. Jack 2 dito sa loob. Tama, talbog na naman dito. Tama, sustain. Pero isip that damage para makasusapasok dito. Look at ni Zico. Si Zico dito na sobrang low on life. Pero tignan mo rito si Zapno na support na Zapno dito. Low on life. Hinahabol pa nila dito. Tamang takbo lang muna. Left and right. Pero makakapag-aless or disengage na muna dito. Team execution. And that's 2-4 non-exchange in favor of Onyx PH. Grabing yung disengage dito ng secretion. Pagsigaw ng kalas-kalas talaga. Kanya-kanyang direction. Now, Onyx wants kahit isa sa kanila, wala sila mahuli. Kasi nga, talagang disengage eh. Yes, definitely. Nilalakos sa lubiko yung mga magnanakaw. Yun nga lang kasi, Prof. P, it's all about the marksman setup natin dito coming into the late game. Dahil, alam naman natin, isa sa mga pumupunit talaga ng tangke is the carry. The carry, paano nila sasagutin to? Eto, Wise, trying to contest dito. Basag ang Torre, medyo pumapantay na. Anong sagot dito ng tropang execution? Pero look at this, merong isang iba ang istorya dito. Tsaka also, Joe, look at Venus. 5-1 yung score niya dito as a support. 5-1-5 nga naman dito. Still, uy, medyo maaga. Miscommunication coming from the side of execution. Pumasok na maaga, bro. Si Angela,
Well, Fukuro medyo masyapa. Well, I think he has already a fleeting time dito coming from Sire, and di naman ganun katagal na yung cooldown dito. Pero syempre, sayang pa rin yung Shanif dito nung Angela natin. Alam na! Alam na nga yata dito, Jack, no, nagkakaroon ng sobrang lakas dahil ba't penalty sword gagamitin dito kay Wise. Wise, medyo hindi ka nagiging Wise. Nag-alawa po dito, patay ng tropa natin si Iacto dito. May will go down at atin. Focus fire! Napakaganda position na kami pro Iacto. Estes, kapit-kapit ang kanyang tropa natin pag-heal dito, trying to sustain the whole barangay of Onyx PH. Now 2 is down for the side of Execration. They want this lord very bad. Tamang zone lang para sa side dito. Si Zico, look at giving or providing the better vision. Look at their positioning, prof. Positioning dito. Tamang-tama na muna dito. Napakaganda na pabilog-bilog dito na tropa natin. Si Venus patay. Si Angela dito. Sino pa ito susunod? Zapto! Medyo gamble to. Sugal ng tropa. Hindi! They want to reset! They want to reset and they want to kill Zapto instead dahil pwede naman nila tong balikan once na napatay na nila yung assassin. Pero ito, they're trying to get some vision dito. Medyo pulado tong limang to, mga sir. Nag-audition ata. No. Execration once to give na tong lord na to. Level 1 lord lang to. Nakalimutan natin, this is only level 1. Let's try to reset. Compose natin ang farm natin. Tingnan natin kung paano gagawin at susun. Akate! Yes, exactly. Pero yun nga lang kasi dito, Prof B, medyo yung mga tank natin dito coming from the execration, eh medyo nagsiscale down the especially with the Terista. Kumbaga, pagka nag-penalty zone dito yung Terista natin, there's a low chance na mabuhay siya. Kasi kaya na siyang burst and look like May is actually 0-6 dito sa laban natin na to. He's not having a very good time and as well with the farming setup niya. Kumbaga, hindi niya masustain yung damage coming from Onyx PH. Tama, hindi niya masustain yung damage coming from Onyx PH. Ano man yung isagot dito? This is a level 1 lord. Kailangan na nila salubungin ito. Still, D-Lar doing a great job. Pinapantay niya ang wave creeps dun sa top kung nasan yung alternate wave against Lord. Yes, yes. Pero dito, looks like Onyx PH will be the one to push the lane onto the bottom lane. Walang tank itong lineup na to. It's all about the position 4 dito ni Zico. Sustainability coming dito sa ating export. Papasok na dito with the last insanity. Tamang sabog nga lang naman talaga. Napakaganda ng pagkapasok dito. Sabog-sabog dito. Nakakapagpapagpapag. Napakaganda penalty zone. Main might go down pero flicker out sa may buwan palabas dito. Orbi naman. Tower lock. Tower lock ang buong Onyx PH. And there you go. Hindi pa tapos ang bakbakan. They're putting a heart. Zapto try to counter initiate. Zapto will go down. Way of the dragon. So may angle combination. D-Lar. Grabe naman pagbakbakan dito. Still pakpet. Killing this one. Wise. Last man is standing dito. Immobilize. Maikipag-maikruhan dito. Hop. Muntikan. Pero pumasok. Isa. Onyx PH will be taken down with the hands of Wise. North. Normal attack! Kanina 2 versus 1, naging 2-in-1. 2-in-1 nga naman talaga, pero that single attack na nanggaling dito kay Was would be sealing the deal natin dito coming game number 2. And mga kaibigan, we have a game number 3 in between Execration and Onyx PH. Grabe yung puso ng Onyx na pinakita nila doon. Look at the stats. 0-7-7, hindi masyado nag-work si May as a Terizla. Yet the sustain coming from Oh My Venus, 5-2-9. Plus the positioning,